Hello guys, weighted mean naman tayo guys ha. So ito yung formula ng weighted mean guys. Wm represent as weighted mean equals summation of x times w. Yung w guys is weight yan guys ha, over summation of w. So example guys, na meron tayong grading system dito. Yung ibang paaralan kasi guys, gumagamit sila ng letters as represent for their grading system. So kunwari, yung letter A equal sa 4, letter B equal sa 3, C equal 2, and D equal 1, and F equal 0. So ito yung mga grades ni Ana. Ana's grade. So yung mga course niya, na mga kinuha niya ng mga subjects is English, History, Chemistry, and Algebra. At ito yung mga grades niya guys. So pag end of semester, yung grade ni Ana is, yung English is B, yung History is A, and Chemistry is D, Algebra is C. And then my course unit yan lahat guys. Itong English is mayroong unit nga 4 units. Ang History may unit na 3, ang Chemistry may unit na 3, and ang Algebra is may unit na 4. And then itong grade ni Ana is si letter B, yung grade niya is 3. Letter A, ang grade niya is 4. And letter D, ang grade niya is 1. And letter C, ang grade niya is C. Now, we have to find the Ana's GPA. Grade point average yung, ang meaning ng GPA guys is grade point average. Now, paano natin malalaman ang kanyang grade point average? So, gamitin natin itong formula, which is the summation W equal summation of X times W over summation of W. Yung W natin guys, ito yung guys sa ang mga course unit guys, ito yun ang mga W. At saka yung mga X guys, ang mga X, ito yung mga X. Ito yung mga X sa grading system. Now, all you have to do guys, i-substitute lang ninyo ha. Summation, so of X, yung dito tayo magbabase. Grade ng English ni Ana is B. Equivalent ng B is 3. So 3, i-times natin sa W. Itong part ng W is 4. And then, plus then guys. Next is A. Yung A natin is 4. So 4 times, yung weight is 3. So times 3. Plus, next is D. D natin is 1. 1 times yung partner ni D, yung weight niya is 3. Times 3. Plus, letter C, yung equivalent ng C is 2. 2 times itong weight na 4. O, ayun guys ha. Over natin guys. Summation of W. So, summation of W guys. So, i-add natin ito lahat guys ha. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 4 is 14. So, ayan guys. So, ito na yung formula natin guys ha. Na-substitute na natin lahat. Now, simplify. 3 times 4, 12. Plus 4 times 3 is 12 plus 1 times 3 is 3 plus 2 times 4 is 8 over 14 equal 12 plus 12 24 plus 3 27 plus 8 35. So 35 to guys ha, 35 over 14. And then you have to i-divide nyo lang ito dalawa guys ha. 35 divided by 14 is 2.5. So ito na yung GPA natin guys. GPA ni Ana. So general point average. Okay guys, yan lang lahat. Thank you so much guys for watching.